Nakilala natin ang dalawang matanda na nakatira sa bahay na ito, na sina Lola Sanikay at Lolo Sarhento. Walang maayos na dingding at bubong ang kanilang bahay, kung kaya't kawawa ang dalawang matanda, kapag umuulan ay nababasa sila dito. Dahil sa hirap ng kanilang buhay at walang kakayanan na makabili ng anumang bagay, ay nagtiis sila dito. Isa silang lumad mula sa Ata Matiksalog, mga katutubong naninirahan dito sa Mindanao. At ngayon mga kababayan, sa pagpapatuloy ng kwento ng kanilang buhay, saksihan niyo po ang pagbabago na gagawin natin sa kanilang bahay. Kaagad kaming kumilos upang mapagawa ng maayos na bahay ang dalawang matanda. Pumili kami ng mga materyales na kakailanganin sa pag-aayos ng kanilang bahay. At ngayong araw na ito, sisimulan natin ang renovation, pagbabaklas ng kanilang lumang bahay. Sa tulong ng mga taong nakatira din dito, pagtutulong-tulungan na maayos ang bahay ni na Lola. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay nandito po ulit kami kay na Lola Sanikay. At ngayong araw pong ito, sisimulan yung pagpapagawaan natin o renovation sa kanilang bahay. So, ito ay gagawin po natin para mas maging maayos at maging komportable na si na Lola Sanikay dito po sa kanilang bahay. So, ito po ay sana ay matapos po namin ngayong araw. At yung iba pang mga kailangan po, kung may kulang, ay bibilhin na lang po natin. At bukod po dyan sa gagawing bahay ni nanay, ay kukumpletuhin din po natin yung mga gamit nila sa kanilang bahay. At bago po ang lahat, ay magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga tumulong para po mabuo itong bahay ni Lola Sanikay. Magti-thank you lang po ako sa ating mga sponsor na tumulong po, no, para po mabuo itong bahay ni Lola Sanikay. Maraming salamat po kay Tita Jocelyn Arellano, nagbigay ng 5,000. Avril Ponte, 5,000 pesos. Tita Bergy ng Toronto, Canada, 8,000 pesos. Erica Ihire, 1,000 pesos. Dolly Glodovi Leneso, 1,000 pesos. She Begins ML BYBS, 1,000 pesos. Daniel Aurelio Semerino Calao Braga, 1,000 pesos. MD, 5,000 pesos. Chris Bornasal, 1,800. Tita Ronnie, 2,557. Sinaida Dolinto from Baguio, 3,000 pesos. Gladys Sustel, 3,018.
Medellin 2,630. So, yung nasa screen nyo po yung total nito, nasa 40,000 pesos po yung nalikom nating donasyon para po kay na Lola Sanikay. Marami pong salamat. At doon po sa mga nagpadala na hindi pa po namin na i-record, sa susunod na po namin kayo mababanggit. Marami pong salamat. At muli ang aming pakiusap na mag-ingat po tayo sa mga fake account ng Pugong Biyahero. Huwag po tayo basta-bastang magtitiwala sa kanila. Sa legit account lamang po kayo ng aming Facebook page o Messenger, mag-PPM. Kamusta po? Mayroon po. Okay. Mo okay lang kayo? Pag-ari ninyo sa kuwapitila kung ipaya. Okay lang. Lolo, ano pong masasabi nyo ngayon na ginagawa na yung bahay nyo? Nalipay po ito. Kaya dili na kumauranan. Kaya na na yun. Ikaw tayo. Mauhi po. Nalipay mi. Dako. Umiiyak na naman si tatay. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak tay? Okay ka lang tay? Okay lang. Okay lang? Lipay ka tay. Lipay na gila. Lipay ka ay mi. Ano ibig sabihin ng lipay? Happy. Sobrang saya. Ayan, sobrang saya po ni nanay dahil mabubuo na nga po yung kanilang bahay. Salamat po kaayos sa inyo ha. Ano nga po? Pag-ari nga, maayong pagkakuanak ninyo sa amo nga. Pubre ka yung kanan. Sobrang pubre. Yung hirap. Sobrang hirap, hirap daw sila. Yan daw po sa nang ganito sir. Na mabubungan daw yun. Bahay nila, di daw sila na, hindi na daw sila mababasa. Ayun. Hindi na kayo mababasa ng ulan. Mabasa lang yapon mo kay. Sige lang, kahit anong trapal, lagi naman magisip. Kung wala po daw kayo, sir, palagi daw silang mababasa. Buti ngayon, ano na daw sila? May yero na. Yun, sabi po nila nanay, kung wala daw po tayo, ay palagi silang mababasa kasi trapal nga lang yung bahay nila. Pero ngayon, yan, yero na po yung nilagay natin. Tapos amaka na dingding, no? Para matibay at hindi talaga sila mababasa sa loob. Tapos bibilhan din po kayo namin ng mga gamit at tapusin lang po natin yung bahay nila na maayos po din. Bibilhan po natin sila ng mga bagong gamit, damit, kulambo, unan, banig, kaldero, yung mga kailangan nyo po. Gamit sa balay. Mga gamit sa balay, no po? Salamat kayo sa inyong pagkakuan sa amo kayo na nungi. Tagaan mo ninyo sa inyong anang mga klasiha. Kaya hindi, tagsara man mo makakuan kay lumad mami, pubrik ay mo. Ayan, oo. Maraming salamat daw po, sir. Kasi nabigyan nga daw po sila ng ganito kahit lumad sila o katutubo po. Ayan, okay. Kahit po kayo lumad, kahit ano pa man pong estado ng buhay ninyo, basta tayo pong lahat ay Pilipino, tutulungan po namin kayo. Wala pong problema kahit kayo lumad, no? Tayo po ang lahat ay Pilipino, no? Kalahit natin, no? Kaya ikinararangal po namin kayo kahit po kayo lumad, no? Importante po ay nakakatulong tayo sa tao, no? Ano man ang estado natin sa buhay, kahit pobre, mayaman o mahirap, lahat po tayo pantay-pantay, no? Wala man mino kay eskwela kay tuja. Kuan. Hindi kayo nakapag-aral. Ayan. Ako maana ko wala kung baka eskwela kayo wala man ika ko anak ko dyan nga maestra nga maunin lang ko munang wala eskwela sa akong mga anak ko pareha lang Japon ni yung mga anak daw niya sir hindi niya napagpaaral dahil mahirap daw sila at hindi rin nila matustusan daw po kaya pareho silang mahihirap ayan kaya tumanda po sila ng ganito pero kahit kayo tumanda to sana po ay makatulong kami at kahit kayo ngayon tumanda na kayo ngayon nyo lang ito mararanasan na kahit paano makalasap kayo ng kunting ginhawa man lang na po, maibigay po namin sa inyo karoon daw nga na idara na daw mo natiguang na daw mo at least na tilawan ninyo nga ingini nga kinabuhi ayun, okay so excited na akong matapos yan mamaya tatapusin lang po natin, nanay o, pahinga po muna kayo doon. Mainit po dito, tay. Pahinga lang muna. Doon po muna sa malilim para hindi po kayo mainitan. Okay? Sige po. Hindi makapaniwala si Lolo Sargento na mababago ang kanilang bahay. Dati daw, pangarap lang niya na trapal or basta may masisilungan sila.
Mahirap nga daw kasi ang kanilang buhay at hindi nila kayang bumili ng yero o anumang bagay na pwede nilang idingding at ibubong sa kanilang bahay. Kaya nagtiis sila sa ganitong bahay. Pero ngayon, masayang-masaya silang mag-asawa. Dahil kahit paano daw, kahit kubong simpleng hiling nila, ay may pagkakaloob sa kanila. At ito ay dahil sa tulong ng ating mga kababayan na nagtulong-tulong upang mabuo at maipaayos ang kanilang bahay kubo. So yun mga kabayan, tapos na po natin palagyan ng yero ng bagong bahay ni Nanay Salikay. Yan, si Nanay Salikay po. At si Tatay Sarento. Yan po si Tatay Sarento. At si Nanay Salikay po ay nasa loob mismo. Ayun po. Nagninilay-nilay si Nanay. Kumbaga labis ang kanyang kasiyahan dahil napalagyan natin ng yero yung kanyang bahay. Tapos ngayon, lalagay naman natin ng dingding. Ito yung ilalagay natin dito. Kasi ito yung gusto nila Nanay kasi para daw presko. Kasi kung plywood pong ilalagay natin dito, parang ano daw mabis daw po masira. Kaya naisipan namin na pumili si Nanay kung anong gusto niya, kung plywood ba o ito. So ito yung mas gusto ni Nanay para mas komportable daw siya kasi sa nakagisnan po nila kasi mga kababayan, ito po yung pinaka ginagamit nila dito. Kaya lahat ng bahay na makikita nyo dito, yung dingding po nila is gawa po sa kawayan. Maging dito sa kabilang side po mga kababayan ay kawayan po yung mga dingding dito. Kaya yung salida tawag dito, diba? Ay amakan. Ayan, so, bali, ang tawag po dito niyan mga kababayan is amakan. Ayan, amakan ang tawag dito niyan. Ayan, kompleto na po yung bubong.
So yan, unti-unti na pong nagagawa yung bahay nila nanay. So may bubong na, tapos yung amakan po yung ginamit natin na dingding dahil mas maganda po yun, mas malamig, no? Dahil ang gusto po nila nanay talaga ay kubo lang din yung bahay na gagawin natin para po sa kanila. Hindi naman po sila naghahangad ng maganda or modernong bahay. Ang gusto lang po talaga nila yung kubo, yung tipikal na bahay na tinitirhan ng mga katulad nila ng mga ata matiksalog. So at least ito po, yero siya at hindi na sila mababasa dun sa loob. So ang gagawin po dyan, dahil ang gusto nila kasi yung bintana dito po sa kabila, dun sa tanawin na to sa bundok. Para dito wala na silang bintana, may pinto naman sila doon. Ito to wala din. Yung bintana lang dun. Yun po yung gusto nila nanay. Tapos yan, may konting singit dyan ng yero. Lalagyan pa daw po nila ng kahoy para may upuan sila dyan. So yun po. Oh, antayin na lang po natin ulit ito mamaya na matapos po. Sekali pa na yung matambling ka na eh. Ay, di lang niya akong sasin. Dito doon na. Hindi na kaya na eh. Hindi na makaya. Pero dati, kaya. Ano sa kabiha? Nagluto ko. Nagluto ka? Nagluto ko. Ano luto mo? Asa? Ito lang talaga kaya kong gawin sa'yo. Ah, delicious siya, oy. Delicious. Ito yung tinatawag na pako dito sa amin. Nagluto ako ng pako. Pako? What? Ang ganda dito kay nanay, ah. Tingnan niya. Oh, para kayong nasa isang big screen, no? Oh. You know, ang ganda ng tanawin, no? Hmm? At malapit na pong matapos itong bahay ni na Lola Salikay. At habang inaantay natin itong matapos, hindi na rin po muna kami magtatagal dito dahil may pupuntahan po kami. So pero babalik po kami dito dahil yun nga, bibilhin pa natin yung mga gamit ni nanay at ni Lolo para sa paglipat po nila maayos na po yung kanilang lilipatan, no? Simpleng bahay lang talaga yung gusto nila. Kung ano mismo yung bahay nila, yun lang din yung ginawa natin. Nilagyan lang natin na yero, dingding, bintana, tapos pinalda natin yung sahig nila. So gamit na lang po yung kulang dito. At ayan, nilagyan din nila dito ng upuan para may tambayan po sina Lolo dito. Okay? Lo! Lo! Lo, alika, Lo! Okay. Ayan. So, Lo, bababa muna kami ng bundok ulit. Interpreter. Bababa muna ulit kami ng bundok. Tapos, babalik kami sa Tuesday na, no? Para mabili yung mga gamit. Pero patatapos muna natin tudok sa mga panday bago po kami umalis, no? At napupuntahan pa po kasi kami at sin po ito, Loha. Okay? Okay po. Naog sa Domi og downtown sa Ubos. Mubalik kami sa Marpis. Para mo palit yung mga gamit sa imong balay. Okay. Okay na. Ayan. Oh, ito siya. Oh, ayun, may bintana na. Naayusin na lang natin doon para okay na to. At makakalipat na sila ng mas maayos. At makatulog na rin po si na Lola ng mahimbing at hindi na po sila mababasa. Kaya again, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumulong at sa mga sponsor po natin. Thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po ito magagawa. God bless po sa inyong lahat. Maraming pong salamat. Bye-bye. Okay.